Guys, wala akong ibang wish sa oras na to kundi sana patapos na yung nagko-construction sa kapitbahay. Hindi tayo makapagsimula ng vlog ang ingay. Tagal matapos, alas 5 na. Tuloy tayo makapag-record. Simulan na natin yung vlog. Baka kasi gabihin tayo, hindi pa tayo nakapagsimula. So, kung may mga maingay kayo madidinig, pagpasensya nyo na. Okay? So, again, welcome sa ating YouTube channel kung saan tinuturuan ko kayo lagi kung paano kayong lalakas, okay? Kung paano kayong lumakas, gumastos. Siguro, magpapakilala muna ako ulit. Hindi, wag na. Basta kung kailangan nyo ng mga gamot sa about cycling, punta lang kayo sa YouTube channel ko. He looks very attractive. Okay, for this vlog, guys, napaka at sobrang excited ako gawin tong review na to. Kasi may dumating na naman tayong bagong cycling na kit. Tong cycling kit na to ay galing sa Monton, okay? So, ito yun. Ito yung Supa Deep Blue na bib short, okay? So, saan ko to in order? Yun muna. In order ko to sa dialed.cc, okay? Meron silang Facebook page, tsaka meron din silang Lazada na shop, okay? So, doon ko to in order. Unang observation muna. Nung nakita ko itong bib short na to, napakadami niyang panels. Actually, kanina, binilang ko kung ilang panels itong bib na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 pala, 19. Wow! Karami yung materials na pinagkabit-kabit para mabuo itong, itong bib short na to. Yung aso hindi pa pinapakain kaya medyo maingay siguro. Kung papansin niyo, sobrang wide nung likod. So pag ganyan kasi, ibig sabihin yan, mas maganda yung support sa likod, mas maganda yung kapit. And of course, mas komportable pag ganito yung brace sa likod. Okay? Wide brace yung tawag dyan. So, yung material ng likod, tatlo agad yung napapansin ko na klase ng fabric na ginamit. So, yung gitna ay breathable siya. So, kung titignan mo siya sa likod, o tatapat mo sa liwanag, butas-butas siya. Okay, pero maliliit. Then, itong left and right na side, made of nylon and spandex. Ganun siya. Then, yung gitna, actually, parang ganun din yung material. Pero, medyo iba lang yung kulay. Okay. And sobrang soft pag ginawakan mo. Itong material na to, napansin ko lang, wala siyang silicone na gripper. So, wala siyang parang gel na gripper. Tingin ko okay lang naman kasi itong portion kasi na to ay very stretchable. So, kakapit to ng maayos dun sa katawan mo. So, hindi mo na kailangan ng ng silicone gripper sa part na to. So, yung front niya, pareho siya ng material dito sa gitna. So, parang butas-butas din siya pag tinignan mo. So, breathable. And yung medyo kakaibang napansin ko dito. Yung harapan niya. So, meron siyang additional na cover dito sa waist. Okay? So, ang advantage ng ganito ha. Sa tingin ko, mas natatakpan niya yung chan mo. Kung halimbawa medyo malaking chan mo. So, mas nakokompress siya. So, maganda to for comfort. Ang isang nakikita lang na baka disadvantage to, baka mahirap umihi. So, baka mahirap ibaba. Pero, stretchable naman yung tela, kaya tingin ko hindi naman siya magiging problema. And pwede mo naman tanggalin yung bib kung iihi ka. Ito, first time kong nakakita nito sa mga bib shorts. Meron siyang pocket sa likuran, okay? So, yung pocket niya ay skin fit. So, meaning, hindi siya nakaumbok, okay? So, kapag sinuot mo siya, lapat na lapat lang din siya sa likod, okay? So, ang ibig sabihin nito, or ang indication nito, ang pwede mong ilagay na gamit ay yung mga flat na gamit lang, okay? Yung mga maninipis. So, kunwari, pera, ID, yan, mga pwede mong ilagay dyan. Actually, tinry ko yung cellphone. Swak yung cellphone ko eh. Oo, diba? So, malaki tong phone na to. Swak siya, nakalitaw lang ng konti. Ang problema lang, baka pag-bend mo, baka umangat yung phone, okay? I'm not sure kung how safe sa cellphone to. Pero, yun nga, yung mga ibang items like yung mga nutrition gel,
or yung mga small na snacks, pwedeng ilagay dito. Napakagandang feature nito. Ngayon lang nakakita ng ganito sa mga bib shorts. So, then sa gilid meron siyang ano, yung logo ng Monton. So nabanggit ko na to before sa mga previous vlogs ko. Kapag ganito yung tahe, ibig sabihin maalam talaga yung ano, yung gumawa ng bib short. Kapag ganito kasi maganda yung fit sa front area mo, okay? So hindi ka naka boy bakat. At saka ma-stretch man siya, hindi matatastas yung tela. Ang tawag dito is ano, stretch compression lycra fabric designed for comfort and performance. Ito medyo na amaze talaga ako dito nung nakita ko to. Lahat na lang na amaze yung kanyang leg gripper. Mas malapad siya ng konti kumpara dun sa ibang dun sa kaya meron kasi ako ng isang version ng Monton, yung Skull Monton na bib short. Yung leg gripper niya medyo maliit ng konti, siguro parang mga 1.5 inches lang, pero ito mas malapad siya, around 2 inches yung lapad niya. Ang tawag dito ay Italian mark silicone leg gripper, okay? So pag tiningnan mo yung loob niyan, meron siyang silicone, okay? Naka, of course, naka-incorporate na siya dun sa Italian na fabric. Napakaganda ng silicone niya, guys. So yung mga butil-butil, maliliit, ang ganda ng quality. Tapos, hindi lang yun. Kapag tiningnan mo ng malapitan yung print na Monton, napakaganda ng quality. Tapos ang isang napansin ko dito at nagustuhan ko dito, yung left side kulay white and yung kabilang side black, okay? And pag tiningnan mo yung pagka-black niya, parang medyo shiny, parang medyo nagigi-glitter yung itsura. Napakaganda. Then yung stitching niya, yung pagkakatahi niya sa lahat ng panels, almost pare-pareho lahat eh. So, ito yung binabanggit ko dun sa isang vlog ko, yung pagkakatahi sa kanya. Sobrang ganda ng quality. Yung tipong hindi siya basta matatastas, and kung may matastas man dito, may backup pa rin. Last part, yung pinaka-importanting part sa bib short na to. Of course, yung padding niya. So, ang padding na ginamit niya ay, ang tawag dito is ano, Urban Plus na padding, okay? Ito, matagal na akong gumagamit nung isang Monton na bib short, yung Skull Monton na bib short. And tested ko na sa mga long rides yung padding na to, okay? Pinabatag po ni Aristokrata ang tala. Lalakad na po tayo mamaya. Tayo na nga natin to. Retayan mo yan. Mabuti nga tayo ang pa. O, di ba? Oh. Shit, mababa. So, ito talaga, highly recommended ko ito. Dali, pasok! Okay lang. Hi. Mag-hello ka muna doon sa vlog. Ikal, dumaan ka. Hi. Madali, nagre-record ka nga. May na next time. So, ito yung tinatawag na ano? Urban Plus green padding, okay? Siyempre, ang isang nagustuhan natin dito, yung front na area niya, mas malaki. So, meaning mas malaki yung coverage sa harap, less yung pagiging boy bakat. Itong bib short na to ay dual density. So, pag suot mo to, kitang-kita mo, may dalawang layer yan pag suot. May added layer for comfort and for long rides. Yun nga lang, ang isang napansin ko dito sa ganitong klase ng padding, parang tingin ko, ito good for mga 100 kilometers na race or endurance ride. Tingin ko okay siya. Tingin ko pagka medyo mahabang distance na ride, yung isang klase na bib short ng Monton yung ano, yung magandang gamitin. So meron kasi sila nung ano, nung pro na ano, men's na bib short. So hopefully sooner magkaroon tayo ng ganung short and magkaroon tayo ng review. Pero yung isang na-review ko na bib short, kapareho siya nung ano, nung padding nung pang-pro na ano, Monton. And yun, tested ko talaga sa long ride. And masasabi ko, yun talaga, para sa akin, certified siya pang mga more than 8 hours na ride. Okay na okay siya. Para sa akin, ha, ito, personal opinion ko lang naman. Kung magwa 100 kilometers na ride kayo, the best to. Okay. Ito yung highly recommended ko. Pero nga, kung gusto niya ng mga 200 kilometers na ride, may mga bib short na rated talaga for that kind of ride. Sa ganung kahaba, okay? So, comment down below lang kayo kung gusto nyo malaman yung info na yun. Ah, ito pa pala yung likuran, no? So, hindi nyo to typically makikita sa ibang bib short, pero meron siyang reflector both legs sa likod. Grabe. So, overall, napakaganda ng bib short na to, guys. Excited na akong gamitin to. So, tara na, suit na natin.
Finally, na i-test ride na natin itong ano, yung supa na Monton Big Short. So, ang ginawa natin, lahat ng sinuot nating kit ngayon, lahat Monton. Starting from the cycling cap, jersey, yung base layer natin, Monton din. Of course, yung Big Short, and then yung medias. So, skull Monton. Para ma-feel natin yung comfort. Sa unang pagsalpak pa lang ng bib short sa atin, ang unang observation ko na, lightweight siya, okay? Parang pagsuot mo siya, parang wala ka na rin suot. Lightweight yung material, so maganda. So ideal talaga to pag sasali ka sa mga race. And yun nga, kung maglo-long ride ka, maganda siyang gamitin. And then yung padding. Wala talaga akong masabi sa padding ito. Napakaganda and comfortable. Tapos, ang na-observe ko lang doon sa pinaka-strap niya, yung bib niya, yung sa likod, firm yung pagkaka-hold sa likod. Pero yung sa harap, medyo gumagalaw. Kasi yung pinakita ko nga, no, yung harap niya, hindi siya yung kagaya ng tela sa likod na para siyang gripper. So, tingin ko yun yung konting slight na ano, difference. Kaya yung sa harap, medyo magalaw. Pero hindi ko napansin ko ang ganda ng kapit. Pauwi na ako. Short ride lang ako today. So, may karera pala dito sa clip ng ganitong oras. So, ayun, ang dami lang. Okay. So, hindi muna ako nag-long ride ngayon kasi kagagaling lang natin sa ano booster shot. Moderna yung tinurok sa atin. Sobrang lakas. Walang yan, dalawang araw akong bagsak. Sa totoo lang, dalawang araw. So ngayon, medyo naka-recover na ako ng konti. Kaya nag-short ride lang muna tayo. Hindi pa natin kaya mag-long ride. So yun lang yung ating ano, short but detailed review. Itong supa na Monton Cycling Big Short. Okay, kung meron kayong additional na questions, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment dito sa video na to. Any comments are welcome, okay? So, thanks again for watching. See you again next week for another cycling review, okay? Thank you. Bye-bye.